Babasahin po natin ang mga greetings, mga prayer requests at saka mga Facebook greetings natin at ating prayer dito sa ating part ng ating episode na to na Never Give Up. Babasahin po ni Bishop Ambo ang mga text message. Anong una natin? Facebook. Unahin ko na yung Facebook, no? Una, maraming salamat ulit si Sister Bernie for your two-page comments dito, no? Babasahin ko lang yung huli. Thank you po, Men of Light, sa panibagong episode niyo. Parang seminar din ito, ah. Babaguhin ang aming kaisipan at ugali in Jesus' name, sabi niya. At namimiss daw niya si Bishop Ambo. Kaya dito, absent siguro, ako, no? Nasa ano po si Bishop. That's right, when I was in Kenya, Francia. Yes. Ay, Bahat. In Naga. Bicol. Yes. Si Cyril James Magtoto, Father Deo, 13 pa lang po ako, pero every week pinapanood ko po kayo. Ang ganda po ng mga discussion. God bless po. We can relate with the 13. Good. Magka-level, magka-level. Keep it up. Si Febondoc Gutierrez, ang Deo, na-touch po ako sa kinuwento niyo tungkol sa magna cum laude na engineer. Oh, yeah. That's yung kumatok siya sa pintuan ng mga kapitbahay para humingi ng tulong para makapag-aral. That's ang dali-dali pong matuto kapag ginagamitan ninyo ng true-to-life stories and discussions ninyo. Thank you. Si June Tumampil, Fathers, thank you. Napakaganda po ng discussions niyo ngayon. Sayang po, wala si Bishop Ambo. Ngayon, nandito na po siya. Nandito na po tayo. Pero, sorry po, nag-absent po ako. Gayun din si Manny Tolentino. Yeah, regular daw nating taga-subaybay sa Men of Light. Tapos, may request si Manny Tolentino. Sabi niya, dati daw, nada-download niya tayo sa rcasf.com ng audio file, yung MP3 file. I have good news for you, Manny. Hindi ka pa man nag-text, sinagot na ang inyong request. Meron po tayong isang volunteer seminarian who has volunteered to update our MP3 files sa rcasf.com. Okay, para wala po kasing webmaster yun. Parang ang ating specialization sa RCASF, yung audio na lang. Okay. And then, para sa video, sa Facebook na pumunta. Okay. Si Maricel Repunte, sabi niya, Mall is truly a blessing, sabi niya. To everyone behind Mall, sabi niya, congratulations. Very inspiring show to watch amidst all the dilemmas we face daily as part of our lives. Never give up. Sabi niya, favorite TV program ko to so far. I might get ridiculed for this, but pakialam ko sa kanila. It's a choice talaga yan. Anyway. Yeah, tapos si Renita Catolico. Wow. Family name. I love to listen to your program on Radio Veritas every Sunday AM. May your program last for a long, long time. God bless you. Sabi niya. Sa ating text messages, dati po ako nanonood ng Mall mula po ng may ibang sked. Hindi na po ako nakakapanood. Sabi niya, pakitext niyo naman po ako kasi gamot ko po ang program ng Mall. Na-addict yan, ha? Opo, hindi po namin alam kung text niyo lang po kung anong saan kayo. Kasi iba-iba po talaga ang mga schedule depende sa region dahil po mga cable partners lang po natin ang nakakatanggap nito. Na po. At maraming salamat doon sa iba pang mga messages dito. Mayroon sa si Cari Bolano ng Rojas, Capiz City. Mayroon po tayo galing sa Kalinga. Mayroon po tayo galing sa Cagayan de Oro. Mayroon din po sa Cebu. Of course, ever loyal. Then Jude din ng Cebu. And mayroon po sa Osamis City. Sangkaterwa po. Maraming salamat and maybe next time we'll have more time to acknowledge all your text messages. Gusto ko lang i-point out yung isa na kasi parang talagang concern niya ang tungkol sa mga larawan, images of saints. Gusto ko po linawin sa inyo na in the Catholic tradition, hindi tayo gumagawa ng larawan para sambahin silang parang Diyos. Ang mga larawan ng ating mga holy people, our saints, anything that we venerate in them is not about them. It's about the Christ that we find in them.
Kasi ang Kristo natin nananatiling buhay. Buhay through the ages at buhay din sa inyo, sa atin na mananampalataya. When we love Jesus, when we become friends of Christ, He becomes present through us. And that holiness exudes itself. It's not about us, it's about Christ in us. Yes. Amen. Okay. Yes. Amen. Marami po nagbe-birthday ngayong first week of October. Greet po natin ang ating mga seminarista, si Brother Raniel Soriano. Magabetis po ito, October 4. At taga Makabebe naman, isang theologian, si Carty Macalino, October 6. Happy birthday. Isa po sa ating mga volunteers, auditor po natin, si Ate Carol Ronquillo. Happy birthday, Ating Carol. Kasama rin po namin siya, siyang accountant ng University of the Assumption. And then we greet also Prima Galang, asawa ni Rene Galang. Happy birthday din kay Guy Galia Ramos ng SACO. Happy birthday, Father Jay Bascon. Oh, okay. Mater Boni Seminary. Mabubusog na naman kami niyan. Tapos sa October 8, si Father Sotero Yutok, our very own priest, si Reverend Conrad, 10-10. Ang ganda po ng darating na linggo, 10-10-10. Wow. 10-10, no? Dapat mag-celebrate siya, 10 o'clock. 10 past 10. Si Ate Joyce Austria, Casey Galang, ito, nis ko po, si Minette, and then also Lou Navarro, Ching Lou Navarro, advance happy birthday. Also, we pray and greet Lou Patawaran and Tatang Rusting Coronel and Maritz David. Yeah. Isa po sa mga lay leaders natin sa parokya ni Among... Sila na mag-asawang Brother Rolly David and sa Ching Holy Rosary, David. Also for the whole Archdiocese, our sa counselors. Family Life Ministry. Yes, very active yan. Happy birthday. Yes. And then for healing, we pray for the healing of Juan Benedicto. Nasa Amerika po ito, kamag-anak ng mga taga Santa Rita. Also, we pray for Louis Alfonso, 7 years old, na may dengue, si Elena. Alam niyo po, ang daming may daming dengue. May dengue anak naman kay Bigan. Ang daming epidemic proportion. And then also for Jody Rocaberte, also for healing sa kanyang asthma. Also prayer for Glo Paras, no? Nasa hospital pa. Si Immaculate Heart. Yes, and then paano natin binabasa ito? Wheezy. YZUN. YZUN. 2 weeks old birthday, no? YZUN. And then Nora Mariano na ating pinagdarasal for healing, Restituto Kong, Sandra Limos and Victor, Noel Victor Pamintuan and Ruby Gabi and ng Aklan, ang nagpadalay kaibigan niya sa Aklan. Also, for the soul of our very own priest, si Father Nestor Tayag. Yes. We pray for the soul of Among Ness and then also for the soul of Maria Cruz David and also for the eternal repose of Cidril Dominguez. Okay. Si Brother Willie po ang maglilid ng ating prayer. Before the prayer, I just would like to glorify God dahil because of the power of His love that was answered through prayer, itong batang si Jody Rocaberte, namiligro buhay, muntik nang mamatay dahil dun sa severe asthma at nandun sa isang medyo liblib na lugar. Alam po nyo, talagang it was only through the mercy of God na naligtasan niya yung kanyang anak po yan nung isang kasama namin sa community, nung mag-asawang kasama namin. At sa awa ng Panginoon, si Jody ay nakaligtas and she's doing very well. It only goes to show that God truly answers prayer. Wow. Amen. Nakaligtas sa dengue, no? Hindi po. Asthma. Na-apekto yung kanyang puso. Oh, okay. And a little tidbit about dengue. In Angeles, meron trend na lumalabas sa dengue. Marami sa mga tinatamaan ay mga teenagers. Teenagers. Whereas before, mga ano sila. Bata. Bata. Delegado tayo dyan, Bishop. Okay. Okay. So magdasal po si Father, Brother Willie. And we will have our blessing also. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoong Diyos,
maaring ang sandaling ito'y sandali na ng pagwawakas para sa episode na ito. Ngunit hayaan mong wakasan namin ito ng dasal ng pagpapasalamat sa mga pinagaling mo ang karamdaman, sa mga binigyan mo ng kalutasan ng kanilang mga suliranin. Gayon din naman, isang malaking pasasalamat dahil muli mong pinaalala sa amin na gano'n man kaliit ang naririto sa aming buhay, ang aming pananalig, ang maliit ay hindi namin maaring sabihin ito'y wala. Ito ay mahalaga at salamat sa iyong pagpapaalala. Kung dumarating man ang mga pagkakataon sa mga nakalipas, na kami nakakahingi sa iyo ng pagbabasbas at sinasabi namin, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Hayaan po ninyong kami humingi ng paumanhin at inyong pagpatawad sa oras na ito. Hayaan po ninyo, Panginoon, kami palaging aalalahanin namin ngayon na gabutil man ng mustasa ang aming pananalig sa iyo. Ito ay sapat-sapat na. At aming ipinapangako ang butil na mustasang ito. Sa tulong ng iyong biyaya ay palalaguin namin sa aming mga buhay nang ito ay maging isang pakinabang sa aming kapwa. Gayon din naman, nais naming sabihin, kami iyong mga lingkod. We are ordinary, common servants to you, O Lord. That if ever we are able to do anything or accomplish something, it's not because of us, but it is because of you. Until the next time that we come before you, before our brothers and sisters, please extend your blessings upon us, our families, upon all of our priests and our seminarians, as we ask for this through Christ our Lord. Amen. Amen. Bless po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Deo. Napakagandang topic na ito. Thank you po sa advice at direction ninyo, Bishop. Nakakalakas ng naging... yes. Thank you, Brother Willie, sa prayer from the heart. Oo. Ang ating assignment po, encourage somebody. Encourage somebody. Ang assignment lang po natin, huwag niyong siraan ng loob ng ibang tao. Just encourage them. Parang bigyan niyo po sila ng pag-asa at lakas ng loob out of your faith. Huwag na po nating tanong, malaki, maliit, marami, konti. Basta out of your faith, encourage somebody. Ito po si Father Deo Galang. Nagpapasalamat po. God bless us all. At ito po ang inyong lingkod, Bishop Ambo David, mga kaparokya. Magsimba po tayo sa Linggo. At ito po si Brother Willie Suarez na bless sa gabing ito dahil sa ipinagkaloob na paksa ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.